Tunghayan natin ang mga kwentong hatid ng MIZ Stories. Chapter 2. Ganun may humakbang siya papasok. Sinulubong siya ng malamig na hangin na tuluyang makapasok sa loob. She crossed her arms and shivered. Then she saw that the windows were opened. Doon nanggagaling ang malamig na hangin. Yun marahil ang dahilan kung bakit narinig niyang sumaray yun. Hindi marahil na ilapat ng hustong pinto at nang humangin ay tinulak iyon pasara. Effect ng vacuum. Pero nasaan si Dennis? At bakit iniwan itong saradong ilaw sa opisina? Gayong alam na darating siya. Agad na naagaw ang pansin ni Alona ng pag-angat ng ilang papel mula sa mesa ni Dennis. Nililipad ang malakas na hangin. Ang iba ay nasa sahig na. Humakbang siya patungo sa bintana upang isara iyon nang mapatid siya ng kung anong bagay sa sahig. Napatili si Alona at napakapit sa mesa upang hindi matumba. Niyuko niya ang nakaharang sa daraanan. Kasabay ng pagsinghap ay ang panlalaki ng mga mata. Tao ang napatid niya at nakataob. Yumuko siya upang aninagin iyon. Muli siyang napasinghap nang makilala kung sino ang nakahundusay sa sahig. Si Dennis. Nakatagilid ang mukha nito. Unti-unti nararamdaman niya ang panlalambot na mga tuhod niya. Ang pananayo ng mga balahibo sa kanyang batok. Dahil may liwanag na nanggagaling sa labas, ay nakikita niya ang pulang likodo na umaago sa puting vinyl tiles. Hindi lang kakaunting dugo. It was a pool of blood. At nakita niya ang bakas ng sapatos niya sa dugo. At sa dugulo ng kamay ni Dennis, ay hawak pa nito ang isang baril. Dennis? Agad ang pagkalat ng kilabot na bumalot sa buo niyang kalamnan. Na minsan man sa buong buhay niya, ay hindi pa niya naramdaman. Kahit nung namatay ang daddy niya. Sa ilang saglit, ay nanatili siyang parang tuod sa pagkakatayo. Narinig niyang sinisigaw ng kanyang isipan na tumakbo at lumabas siya sa silid na yon. No! It's not Dennis! It's not Dennis! Hindi niya alam kung ilang ulit isinisigaw iyon ng kanyang isip. Nabigla'y makarinig siya ng pagkilos mula sa kanyang likuran at agad siyang napabalikwas. Hindi siya nag-iisa sa loob ng opisina. She knew. She screamed subalit walang tinig na lumabas sa bibig niya. Nang makita ang isang anino mula sa likuran ng decorative plant malapit sa may pinto ng pribadong banyo ni Dennis. At bago pa siya makakilos, ay sinunggaban siya ng lalaki. Ikunulong siya sa mga braso nito na halos magpapugto sa kanyang paghinga. Alona fought hard, subalit mahigpit ang pagkakahawak ng lalaki sa kanya. Sa kabila ng panlalaban, ay nararamdaman niya ang pagtaas ng magaspang nitong kamay paakyat sa kanyang liig. Alam niya ang mangyayari sa kanya kapag hindi niya natakasan to. She'd end up like Dennis, at natitiyak niyang patay na ito. At yun din ang kasasapitan niya. Hindi siya dapat magpanik. She had to think. Bagaman hindi yun madali. Dahil may pakiramdam siya na madudurog anumang sandali ang mga buto niya. Napasadsad siya sa mesa ni Denny sa panlalaban at pagpipiglas. Her instinct to survive overrode her panic. Her hands grope for something. May nahagip ang kamay niya sa ibabaw ng mesa ni Dennis. Isang crystal paperweight with pointed triangular corners. Without another thought, mahigpit niyang hinawakan yun. Itinaas ang kamay at ubos lakas na hinampas ito ulo ang lalaki. Napaungol ito ng malakas. Binitiwan siya at sinapo ang bahagi ng ulong tinamaan. Hindi siya bayolente. Subalit, buhay niya nakataya at umaasa siyang bumaon sa ulo nito ang natulis na kanto ng paperweight. Sinamantala niya ang mga sandaling yon at isang malakas na tulak ang ginawa niya rito at tumakbo siya patungo sa pinto palabas ng opisina.
hindi siya magbabaka sakali sa elevator. Bawat sandali mahalaga para siya makalayo. She ran for the stairs screaming at the same time. Kung may iba pang nag-overtime sa sandaling yon, ay duda rin siya kung may makakarinig. Binilisan ni Alona ang pagtakbo. Sa tahimik na lugar na yun ay naririnig niya ang malakas na eko ng kanyang mga yabag, kasabay din ang bilis ng pagtambol ng kanyang puso. Alam niyang hindi lamang sa hakbang niya magmumula ang mga alingumungawat ng mga yabag. At tulad niya, nagmamadali din ito. Naisip niya ang security guard na nasa ibaba. Tutulungan siya nito. Isang pag-ikot na lang at ang main entrance na ng building. Subalit, sa panlulumo niya, wala ang security guard sa post nito. She ran madly for the glass doors at halos bumaladra iyon sa lakas ng pagtulak niya. Kasabay ng mabilis na pagtakbo patungo sa pinagparadahan niya ng kotse, ang pagdukot ng suso niya sa bulsa ng kanyang pants. Nasa mataong highway na siya, subalit duda siya kung may isa man lang na nagnais tumulong sa kanya. In trembling fingers, she unlocked her car door. Subalit hindi niya yun mapasok-pasok. Lumingon siya sa pinagkagalingan. Bagaman madilim sa bahaging yun, ay nakikita niyang ilang yarda na lang ang layo ng lalaki mula sa kanya. Pumasok ang susi at bumukas ang pinto. Mabilis siyang pumasok at inilak ang mga pinto. She almost collapsed in relief at isinantalang ulo sa headrest. Subalit, muli siyang napaigtad nang pukpukin ng lalaki ang salamin sa pinto at ang pagpipilit nitong buksan yun. Halos hindi na niya maaninag ang mukha nito sa tintid niyang salamin. She started the engine frantically. Nakulong sa lalamunan niya ang sigaw nang makitang sumampa sa hood ng lalaki at pinupukpok ang windshield niya. Savagely, she stepped on the accelerator at inireverse ang sasakyan. Bumagsak mula sa hood ang lalaki. Inilabas niya ng parking area ang sasakyan habang ang mga mata'y nakatutok sa side view mirror. Nakita niyang itinakbo ng lalaki ang kotseng itim na katabi ng kotse ni Dennis. Hindi niya alam kung saan siya patungo. Ang gilid na daan sa South Expressway ang tinatahak niya. Hindi niya alam kung paano siya napasuot doon. Ang alam niya ilang sasakyan lang ang pagitan nila nang humahabol sa kanya. Kaya she prayed hard na may mata naman lang siyang exit. Makakahinga siya ng tulong sa mga PNCC Highway Patrol. Now she realized, hindi siya patatakasin ang buhay ng lalaki. Pagtingin niya sa side view mirror, ay nakita niyang nakapag-overtake ng kotseng itim. She panicked. Mabagal ang nasa unang sasakyan at sinikap niyang mag-overtake dito. Sa pag-overtake niya, sinulubong siya ng nakakasilaw na liwanag mula sa headlights ng pasalubong na sasakyan at ang malakas na busina nito. At tuluyan ang nakalayo si Alona sa humahabol na sasakyan. Makalipas ang 3 linggo. What really happened, Dennis? Nagpakamatay ka nga ba talaga? Puno ng kalituhan at guilt ang isip ni Alona habang nakatitig sa marmol na lapida. Ang itinanim na Bermuda grass na hinukay sa lupa ay nagsisimula ng tumakip sa metro kwadradong piniglibingan kay Dennis. It had almost 3 weeks mula nang mailibing ito at ngayon lang nagawang dalawin. For days after she was discharged from the hospital, 2 linggo siyang nakakonfine sa hospital dahil hindi pumahayag ang mami niya na hindi siya magdaan sa baterya ng mga pagsusuri. Bukod pa sa 1 linggo ring nakakast ang 5 binti niya na hindi niya alam kung saan tumama. Mabuti na lang at sa kabila ng panic niya sa gabing iyon, ay nagawa niyang kabigin ang manibela sa kaliwa. Makititandaan na iyon sa gilid ng South Superhighway at sumadsad siya sa puno. Ganun man, nahagip ng nakasalubong na pampasaherong jeep ang dulo ng kotse niya. Ang pinagpapasalamat niya, walang nasaktan sa mga sakay ng pampasaherong jeep. Kung hindi pa niya pinilit ay hindi siya papayagan ng ina na dalawin ang Memorial Park dahil ayon dito, hindi pa siya malakas.
at alam niyang higit na nag-aalala ang mami niya sa emosyon niya. She still could not come to terms with what happened. Hindi madaling tanggap inawalan na si Dennis na nagpakamatay ito dahil yan ang sabi ng lahat at iyon din ang resulta ng investigasyon. Nagbaril ito sa sarili sa mismong opisina nito. Ang fingerprints nito ang nakita sa baril. According to Gigi, Dennis left a suicide note on his office table at nasa kamay na ng mga pulis. And everyone in the office testified that it was Dennis' own handwriting. Pero paano nangyari yun? Hindi ba't kaya siya naaksidente? Ay dahil gusto siyang patayin ng lalaking yun? And she had been hysterical. Dahil naniniwala siyang hindi ito nagpakamatay kundi pinatay. Sinabi na yun kay Gigi at sa mami niya. Subalit hindi naniwala ang mga to. Sa halip ay nasa mukha ng mga to ang simpati sa kanya na tila ba nasisiraan siya ng bait. Kung nagpakamatay si Dennis, bakit walang nakarinig sa putok ng baril? Ayon kay Gigi, may nakarinig ng putok ng baril. Ang mismong security guard. At yun ang dahilan kaya ito pumanik sa itaas. Ayon dito, ito mismo ang humabol sa kanya dahil nag-hysteria siya sa itaas nang makita ang dugoong katawan ni Dennis. They said the security guard was trying to pacify her at sinabing huwag gagalawin ang anumang bagay sa loob ng silid. Subalit agad daw siya nag-hysteria at pagkatapos ay nagtatakbong palabas patungo sa kotse niya. Nang sabihin niyang pinukpok niya ng paperweight ang security guard at nasugatan niyang tiyak sa ulo, ilalang na puno ng simpatya ang tingin ng mga to sa kanya. Kahit ang doktor at ang mga pulis na nag-interview sa kanya, dumalo doon ang security guard at ipinakita sa kanyang ulo nito. Walang bakas na kahit na anong tama na paperweight. Kasi nungaling ang lahat ng pinapaliwanag nila. Hindi man niya nakilala ang humabol sa kanya, alam niyang hindi iyon ang security guard. And the man who murdered Dennis chased her. Subalit ayon kay Gigi, ay dala na lang yun ang hysteria niya. Sa takot niya nang makita ang nakahandusin na katawan ni Dennis. At ayon pa rito, kaninong kotse raw ba ang sasakyan ng gwardiya? Isa pa, kung gusto siyang sakta nito ay madali para ditong gawin yun. The man was big. Bigger than Dennis. But she could not believe that. Nakita niyang sumakay ito sa kotseng itim. At hinabol siya. Totoong hindi siya sinaktan. But that had been his intention. Hindi nito tangkang payapain siya dahil hindi naman siya nag-hysteria na makita niya si Dennis. Para siyang estatwang nakatayo roon sa sindak. And then he grabbed her from behind. Litong-lito siya. Hindi na niya alam kung anong paniniwalaan. Paano nasa silid ng gwardiya gayong tinaanan niya to sa ibaba? O nagbaril si Dennis nang nasa loob siya ng ladies room? At pumanik ang gwardiya nang marinig ang putok ng baril? Pero ganun ba siya katagal sa loob ng ladies room? Baka nga wala pang 5 minuto siya ron eh. Nakadispal ko ng pera si Dennis mula sa kumpanya. 3 milyon! Yun ang dahilan kaya ito nagpakamatay. Ayon kay Gigi, ay nagpa-audit si Mr. Vergara nitong 1 linggo bago nagpakamatay si Dennis. At doon ay natuklas yun ang pagkawala ng pera. Yun ba ang dahilan kung bakit hindi man lang siya tinawagan ni Dennis sa nakalipas na 1 linggo? No, hindi kahit tanggapin ang isip niyang magagawa ni Dennis ang magnakaw ng salapi sa kumpanya. Saan ito gagamitin ng ganun kalaking halaga? Hindi maluho si Dennis. Simple lang ang pangangailangan. At kahit ang kotse nito ay segunda mano, at kahit minsan, ay hindi ito nanibugho sa alinmang luxury cars. Kung meron mang luho si Dennis, ay ang mga gamit niya sa photography. Pero kahit man yun ay hindi niya matatawag na luho. He loved his old Canon camera. It was his prized possession. Oh, Dennis. Tayo na alone, ha? Banayad na wika ni Gigi mula sa likuran niya at pumutol sa daloy ng pag-iisip niya. Umaambo na.
baka abutan tayo ng malakas na ulan. Isang huling silya pa binigay niya sa lupa bago walang kibong nagpakakay siya sa kaibigan. Patungo sa naghihintay ng sasakyan ng mami niya at ang driver nito. Hindi pa rin ako makapaniwala nagpakamatay si Dennis, Gigi. Aniya, kasabay ng pag-iinit ng mga mata at inihilig ang ulo sa headrest. Ako man, Alona. Sagot nito sa nalulungkot na tinig. Isipin mo na lang ang dalawang balitang tinanggap ko nang pumasok ako kinabukasan. Naaksidente ka at nagpakamatay si Sir Dennis. Pinahid niya ng panyo ang mga mata. Sana hindi ko nalang sinabi sa kanya ang mga sinabi ko nang mag-ausap kami sa restaurant. Nakalipas na yun. Wala na tayong magagawa pa. Ang maipapayo kay magbakasyon ka muna. Kahit saan, basta malayo sa syudad. Makabubuti sa iyo yun. Hindi siya sumagot. Kahit ang mami niya, yun din ang ipinayo. Kahit ang kaibigan at kasosyo niya sa gallery, si Ansel ay tinaboy siya magbakasyon muna. Anywhere you can heal the physical and emotional wounds. Wika nito. Take an indefinite leave. You owe it to yourself? Siguro nga. Kailangan ko magbakasyon, Gigi. Wika niya. Kung wala ka pang maisip na lugar na pupuntahan, eh baka gusto mong tanggapin ang alok ni boss. Nasa Santa Fe magbakasyon. Sabi niya mainam at maganda ang lugar na yun. Makakapamili ka ng beach doon. Salamat, Gigi. She said sincerely. At pinisil ang braso nito. Ngumiti si Gigi. Ito man ay may ganti ko sa maraming utang na loob ko sa iyo, Alona. Malungkot, nawika nito sa babae. At dito muna po nagtatapos ang ikalawang yugto ng ating kwento. Samahan niyo ako muli para sa part 3 ng kwentong The Mysterious Lover. Pero bago tayo magtapos, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Maraming salamat po!